Oh, Inday, kamusta ka na? Wala ka pa bang karanasan? Natatakot ka ba? Maraming pumapasok sa isipan. Baka masaktan ka. Baka dumugo. Aroy! Masakit talaga yan. Alam mo, Inday, kung hindi mo subukan, ikaw rin. Hindi ka makakatikim ng tunay na happiness. You know what I mean? Well, kung wala ka talagang karanasan, nako-nako, ang Ate Balti mo na ang bahala dyan. Tutulungan kita para magpursigi ka sa pangarap mo. Paano ka nga ba maghanda para sa una mong pagkakataon? Huwag asahan na ang iyong unang pagkakataon ay nakakagulat. Maging handa para sa kung ano man ang maaari mong asahan kung sakali na ikaw ay magpasya. Hindi ito kahanga-hanga, kagaya na lamang ng nakikita mo sa mga sitcom, telebisyon, o sa mga pelikula. Akala mo, nakakita ka lang nakapikit sa TV, sarap na siya. Nako-nako, Inday, huwag mong isipin na ganun din ang pakiramdam mo. Malayong-malayo kapag ikaw ay sumubok sa unang pagkakataon. Kailangan mong makipag-usap at bukas sa iyong nararamdaman. Alam mo, makakaginhawa ang iyong kapareha kung ikaw ay makikipag-relax. Baka masaktan, baka dumugo ng konti, kaya naman maghanda ka sa mga posibilidad na mangyayari talaga. Baka masaktan ng labis. Alam mo ba ang pakikipag-aham ay mahalaga? Ngunit ang intimate hygiene ay mahalaga rin. Mga produkto ng intimate care ay maaaring makatulong sa'yo. So eto na nga. Kung ikaw ay nakapagdesisyon na gusto mo nang subukan, kailangan mo munang makipag-foreplay. Ano ba ang ibig sabihin? Dapat makipaglaro ka muna. Ganun ba? Bahay-bahayan muna. O diba? Mas masaya yon. Dapat lang nakausapin mo ang iyong kapareha tungkol sa iyong kagustuhan. Siyempre, bago magsimula. Maaari kang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa gusto at hindi mo gusto. Baka naman kasi may gagawin si Dudong, nako-nako, na hindi mo na naisin at mas lalo ka lang masasaktan. Kaya naman, Inday, kailangan kausapin mo. Sabihin mo kung ano ang iyong nais, kung ano yung mga hindi mo gustong gawin. Huwag mo na yan, sa susunod na lang. Ganon. Eto, Inday, ha, makinig ka. Asahan mo na makakaramdam ng sakit at kirot. Kapag nakaramdam ka ng ganon, panatilihin mong kalmado. Okay? Ito na nga, posisyon na dragon. Kailangan mo yan, ha? Yan ang pinakauna. Ito ay isa sa mga pinakaginhawa kung ikaw ay unang subok mo pa lamang ito. Ito, makinig ka, ha, Inday, okay? Kailangan kumuha ka ng unan. Dapat yung unan mo mataba, malusog, huwag yung payat. Pero kung wala ka namang unan na malusog, doblehin mo, tatlo, mas maganda yon. Ilagay mo doon sa likuran mo. Kailangan ramdam mo yung umbok. Kapag ramdam mo na mataas na yung likuran mo, syempre feel na feel mo, malambot. Kasi malambot naman talaga yung unan. Doon na magsisimula si Dudong, papasok na doon. At ikaw naman, Dudong, makinig ka, ha. Kailangan dahan-dahanin mo. Eh alam mo naman, di ba, na ikaw ang first owner. Kailangan huwag mong biglain. Nako-nako, kawawa si Inday. Kapag masyado mong binilisan, binigla mo. Nako-nako, wala. Walang mapapala. Talagang mapapaaroy talaga si Inday. Mas maganda talaga kapag dahan-dahan. Nako, talagang pak na pak yun. Gustong-gusto talaga ni Inday yon. Makakaramdam ng kirot, hapdi, pero hindi masyado. Yung mild lang ba? Ganon. Pangalawa, yung kutsara. Diba ginagamit sa pagkain yon? Alam mo ba, kapag sinubukan nyo ang ganyang techniques ay perpekto talaga iyan para sa inyo. Alam mo ba, kapag sinubukan mo yan, sigurado ako na perpekto yan sa unang subok.
para ito sa mga taong nahihiya o kinakabahan. So eto na ngayon ang kailangan mo lang gawin, inday kailangan mong tumalikod. Dapat huwag kang haharap, huwag kang lumingon, mag-concentrate ka, mag-focus ka kapag ikaw ay nakatalikod, ganon. Dahil si Dudong na ang bahala sa iyo. Huwag kang kukurap, huwag magreklamo, dahil sa totoo lang, walang talo dyan. Puro kayo panalo. Eto pa, cowgirl. O, diba? May cow na, may girl pa. Ito ay isa rin sa pinakamahusay sa unang beses na pagtagos. Alam mo bang pinapayagan ng iyong kasosyo na kontrolin kung gaano man ito kalalim, kung gaano man ito kababaw. So, siya ang may control. Kaya naman, Dudong, ikaw ang na-assign, ikaw ang controller sa lahat-lahat. Si Inday, nananahimik lamang yan, sumusunod lamang yan sa mga kinikilos mo, mga ginagawa mo. Kaya ayan, kapag nagko-control ka, siguraduhin mo lamang na dahan-dahan. Huwag yung agad-agaran. Naku-naku, baka naman matutulo ang luha ni Inday sa sakit na mararamdaman niya. Kapag gusto mo nang bilisan dahil napapagod ka na sa dahan-dahan dahil nga ikaw ang controller, pwede rin naman na bilis-bilisan, pero siguraduhin mo lang na medyo umangat-angat na ng konti, medyo pumapaloob na ba, 'di ba? Kapag nakapasok ka na doon, syempre unti-unti nang gumiginhawa ang buhay, 'di ba? So ayun, pwede ka na doon bumirit, ibira mo nang ibira hanggang sa maging successful na, o 'di ba? Maganda ang future kapag ganon. So ayun ang tatlong paraan kung paano mo malalagpasan ang sakit at pighati. Alam mo, Inday, sa totoo lang, normal lang talaga na mararanasan natin na masasaktan tayo. Kaya naman kung dumating talaga ang panahon na nakapagdesisyon ka na, na gusto mo talagang subukan, nako, itong tips ni Ate Balti mo ay gawin mo para kahit papaano ay makatulong sa'yo. Alam nyo, marami pa namang paraan eh. Maraming mga techniques. Nako, ang mga Pinoy pa ba? Siyempre, gagawa talaga yan ng paraan para hindi masaktan si Inday. Diba? Talagang pipiliin niya na siya na lang yung masaktan kesa yung taong minamahal niya. So, ganun pa man, honor your wife, love your wife, respect your wife. Uulitin ko, kung gusto nyong maging successful sa buhay, yung tatlong ibinahagi ko na tips at paraan, naku-naku, pwede mong subukan iyon. So ayun lamang, maraming salamat, isubscribe mo na ako at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming salamat, bye!